Hello mga kanguso! Kung makikita niyo sa video na to, this is the part 2 ng inflatable pool namin na hindi namin tinanggal mula kahapon pa. Dahil na kahit malibag na yan at puro ihi na ng bata yan, okay lang tatagain namin dahil sobrang init ka dito sa Pilipinas. Ito nga si Jilly, napapaus at naiinis, kakasaway kay baby. Sabi niya, B, tama na yan dahil kagabi, kahapon pa kayo, kaninang umaga, maghahapon na, nandiyan dyan pa rin kayong dalawa, nilalamig na nga. Jilin ko anong gagawin, kaya sabi niya kay Hana, ay bikunin mo yung ipis. At ito si Hana, tinapon yung ipis, may cockroach na yung swimming pool. Dahil nga nakita ni baby yung ipis at takot siya dyan, nagmamadali nga siyang magpakuha dahil ayaw niya ng cockroach na didiri yung bata dyan. So diba, nakakuha kami na idea paano siya magpapaahon sa swimming pool na yan. Hindi pa nga naniniwala kasi daw yung ipis ay hindi gumagalaw. Ang totoo niyan, hindi naman talaga yung totoong ipis, laruan lang yan na talagang dinala ko pa galing Japan. Nilaloko nga ni Ped-Ped yung baby namin na ayan na. Para yung mga baby ay hindi na bumalik sa swimming pool. At syempre, effective. Napakagaling talaga ng mga naisip namin, o, diba? Nagsiahon yung mga bata at ayaw nang bumalik dahil iyo daw yung ipis doon. Wala siya nagawa kundi umiyak na lang. Dahil nga dyan, eh syempre, nagwagi ang aming magandang plano sa mga chikiting na to. So, ito na nga, binihisa na sila ni Jilene para naman magsipirmi na lang dito sa looban. Dahil nga, kanina pa silang umaga nagsiswimming doon. Diyos ko, nangangatog na ayaw magsialis talaga. Nakakaloka ang mga batang ito. Ayan nga pala si Gagang, pinsan ni baby, pamangkin ko. At dito naman sa labas, ay piniprepare na namin yung aming barbecue kasi mag-iihaw kami dito sa labas ng bahay. So, dito nga sa labas, ay si Pedro, busy na sa pag prepared nito habang ako'y pakapikapi lang dyan sa Ledgy. Sabi ko nga, bilis-bilisan mo at anong oras na. Andito nga pala si Nani at ang jowa niya. Ano ba to? Si Billy. Sabi ko, Ning, ano ba naman yan? At napasyal kayo dito. Diyos ko, pag pumamay, pumapasyal pa naman dito sa bahay, naiisipan ko na namang mag-inom. Ayan na nga si Billy. Feeling nila dalawa sila lang nandito at di nila alam ay binibidyo sila. So parang dito na sila nag-date. Feeling nila ang laki ng swimming pool at pil na lang yung paliligo dyan. Diyos ko, nabulol na naman yung ate nyo. Dahil nga talaga mainit talaga dito sa Pilipinas, mga kanguso. Dahil nga summer na, eh, talaga pati naman ng ate nyo, lumusong din yan. Excited na nga ako na mahintay yung niluluto naming mais, hotdog, at saka yung chicken, barbecue. Kasi sabi ko, ako'y nagugutom na. Nagpabili lang ako ng aming maiihaw nang sa ganun naman, yung aming pag-babanding, eh meron kaming inangata-ngata. So nagkakape nga ako dyan. Mainit, nagkakape. Saan kayo nakakita ng ganun? Yung tubig nga pala ng swimming pool namin ay malamig. Hindi ko maintindihan bakit sobrang lamig. Pero yung panahon, mainit. Napapasayaw na nga ang ate nyo sa gutom at hindi na mahintay yung mga niluluto nila. Tatatawa nga ako dito kay Genesis. Bakit naman kinunan mo pa ako ng video visit ka? Paborito ko nga din ang mais. Kaya sabi ko, para maiba naman ay mag-ihaw kami ng mais. Ang nakakatuwa lang dito at pampalasa niya, eh meron kaming margarine. Sarap yarn. Alam nyo ba, napakalasa ng mais pag nilagyan ng margarine. Dahil nga nagtitrip lang din naman kami dito, ay talaga namang to the max level. Ay, andito pala ang kapatid ko at kararating na lang galing trabaho. Ano naman tong ginagawa mo, sister? Kung ano-ano na naiisip mo, araw-araw na lang, iba-iba yung ginagawa nyo. Naloloko yung kapatid ko sa akin. At tuwing uuwi siya galing trabaho, iba-iba na lang daw yung nangyayari at nadadatnan niya dito sa bahay. Natatawa nga ako dito kay Ped-Ped dahil nagbebenta sila ng mais. Lahat ng dumadaan dito sa amin, inaalok niya ng mais. Yung mais niya, 50 pesos daw. Pag may margarine, 30. Ay, discounted ng 20. Tinikman ko nga yung mais. Ang sarap niya talaga. Pag kinagat niyo, tanggal buong pustiso niyo. Kaya kung may pustiso ka, huwag ka nang kumagat. Hiway-himayin mo na lang. Dahil nga naluto na rin yung aming mga pagkain at barbecue, eh syempre, hindi naman po pwedeng wala tayong gin dyan. Sinimulan na ng atin yung inuman. Ayan lang ang pulutan namin. Syempre, mais na inihaw, tapos inihaw na manok, at saka hotdog. Ganun lang kasimple, o, diba? Saya-saya kaya dito sa Pilipinas. Yung tipong kahit anong gusto mo, pwede mong gawin anytime. O, diba? Wala namang basagan ng trip yan, eh. As long as nag-e-enjoy lang kami, wala kaming pinapakailamang ibang tao, okay lang yun. O, diba? Andito yung pisan ko si Nani at saka si Billy. Bumisita kasi sila dito sa bahay, kaya naisipan ko na namang magpaluto at mag-inom. Kaya naiinis ako pag may bisita dito sa bahay, hindi ko maiwasang mag-gin. Kasalanan nyo yun. Sabi nga nila, pag ang bahay ay maraming bisita at maraming pumupunta, ibig sabihin ang nakatira doon ay mababait talaga. Ay, talaga ba? Baka ang nakatira doon is mga siraulo talaga at ang atin nyo yun.
Namimiss nga ako pag may bisita ako. Lagi ako naghihiya nandiyan, pero masaya naman kasi kahit papaano nasa bahay lang binibisita nila ako, 'di ba? Sabi ko nga ning, pulutan natin dapat isa-isa lang, hindi pwede kagat. Andito kasi sa randang dahil nagtataka siya, bakit ang ingay namin, luto na pala yung mais niyo, pahingi na morn. Sabi ko nga, dahan-dahan lang cheese kasi baka pagtanggal mo ng mais na yan, eh puro uling ng ipin mo dahil nasunog yan. Andito na nga si Piyang dahil sinusundo niya ang kayang anak na si Gagang dahil nga nag-swimming dito yung bata kanina. So dahil nga gabi na rin mga kanguso, eh kailangan na rin tapusin ang aming inuman at syempre ang atin yung naglilinis na. Maraming salamat po sa panonood nyo till my next vlog, at kahit na ang kwento ko ay puro kadalasan, puro tawa lang din naman.